So ito, itong property na to, wala siyang road at the moment. Pero kung mapapansin nyo, ito ay beach property na may view ng pond at may view ng mountain. So ikutan natin siya. Ito ay sa Butolan. So kung mapapansin nyo, nakabakod siya hanggang dun sa dulo. 8,000 square meters ang total size nito. Ayan. Ayan yung view. May bundok dun. Tapos napapalibutan pa ng ibang mga bundok dito. So makikita nyo, puro frontage siya. Ano yung available sizes niya? Total of 8,000 square meters. Minimum, kung interested ka sa 1,000, pwede. Ang price niya at the moment, 3.5 per square. So ayan, ikita nyo. Kita nyo siya. Ang ganda. May view rin ng island doon, yung San Antonio na mountain. Tapos makikita nyo, from shoreline to bakod, estimation ko nyan, nasa 40. 40 meters. Medyo malawak yun. From dito, nasa 20 na to. Eh, dun pa. From the highest tide, 25. O, aabot pa rin yan. Parang dito po nag-end up yung pinaka mataas na shoreline, eh, yung alon. So, hanggang dito, from there, kayang-kaya pa yung legal easement. So, kung obserbahan nyo, nabakuran siya ng maayos. Mapapansin nyo kasi ang property, kapag may magkiklaim na iba dyan, bago mo mabakuran yan, katakot-takot na ano yan, na usapin sa barangay. So nabakuran nila na maayos, means wala naman tayong magiging issue. The same time, may nakabili na. So kung may nakabili na, nag-research na siya ng sarili niya bago niya binili yun. Ayan. So ito yung pinaka barangay road, bro, no? So from here, dito kukuha ng daanan. So ngayon parang 2 meters lang siya. Mapapalaki siya. Okay. Ngayon, pag ano yan, doon na sumabag. Oo, papaikot, no? Ikutan natin. So ito, i-extend to kung sakaling bibili ng 2 meters. Lahat to magbibigay. Okay, o sige. Kasi magkaibang. Kabilaan. Ah, okay, para. So ngayon, mukhang 2 meters siya. Pero less than 2 meters siguro, mga 1.5. Pagka ang mangyayari kasi diyan, pag nagbigay ng isa, magbibigay na rin to. Din ng 2 meters. Ah, so parang may magiging higit 5 na. Oo. Tapos from here, i-develop na ganyan, papasementohan. Oh, si Guevara yung isang nakabili, no, interested rin raw siya magpagawa na ng road. So from here, makikita nyo po, yan luluwagan din yan para. Ito luluwagan din to. Ito totoong portion na to, no. Okay. Yung tulay na yan, lalapad din yan. Magiging kaso ng sasakyan. Okay. Yan yung magiging dungeon. Okay. Para magkaso ng sasakyan. So from here, makikita ninyo. Ito yung, ito malaki na yung road dito. Wala nang question. Yung dito lang sa bungad. Hindi pa na pag-uusapan. Oo. Pero willing naman yung mga. Okay. Basta bibilihin naman, eh, no? Tapos diretso sa tulay, kung mapapansin nyo, may tulay na na-concrete, which is good. I-extend na lang, no, para ngayon sa tulay na yan ay tricycle lang. Tricycle lang ang kasha at the moment. Malapad. Okay. Dito sa area na to, wala nang question, malawak. Lalapad din. Lalapad to. Okay. So ngayon, dadagdagan probably ng 2 meters yan, no. Para 4 meters na, para magkabilaan kasha, no. Basta ngayon, pansamantala, yung trike lang ang kasha. Pero once na i-develop na to, ang goal nila, basta kasha yung car. Para makapasok. Oo. Then dito. Sige, turo mo hanggang dun sa property, bro. Para maliwanan, maliwanagan sila. Dito? Okay. O, dati masikip din to yun, no? Inurong. Okay. Okay. Ah, i-adjust pa yan. Ito nagbigay na. Ah, nagbigay na sila, no?
Ah, okay. Okay. Na. Okay. Ito magbibigay din to. Ito magbibigay din. Okay. Pero susutusin kasi nasa sasakyan ng... Oh, pagka nilinis lang to, tinanggal-tanggal yung mga puno. Kasi to sinukat na nila yung nakaraan. Okay. Para... Tapos anuhan lang to, no? Parang i-flat onte. Oh, para hindi siya nag-ano ng buhangin. Ah. Yan, diretso yan. Ang ganda yan. Tara. Okay. Padagat na to, no? Yan. Pero yung from the property, liliko tayo rito, di ba? From the property. Saan ba? Kung hindi ko pa mukhang si Papang nakakalaman. Pero dito. Dito ba? Dito. Alam po ito muna ng ito. Okay. Paganto muna. Pero from the property hanggang doon, wala pa. Ito yung property niyan. Oh, ito na yung pinaka property. Papasok na to. Ito na yung entrance. Kasha na yung sasakyan dito kung mapapansin nyo. Pero ang kailangan lang i-clarify ni brother, which is yung anak ni sir, eh itong pinaka-final kasi final si papa niya ang mag pinaka-daan si papa niya ang magde-decide nito kasi property ninyo to, no, hanggang doon ito lang ito to itong diretso na to. Okay, sige, oy, oh, daan din, may daan naman dito papuntang dagat, so dalawa naman, so kung naka-offroad kayang-kaya naman pumunta diyan. Pero ito yung magiging question. So yun na lang. Once na ma-clarify yun, makapag-decide na yung mga buyer. I-video mo na lang ulit kayo yung